Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw, mga kakwentuhan! Isang bagong maglalakbay na naman mula sa kaba ng mga kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Rods. At ako naman si Teacher Fe. Na maghahatid sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Handog namin sa inyo ngayon ang kwento tungkol sa isang batang lalaki na mahilig kumain ng matatamis na pagkain pero ayaw na ayaw niya ang pagsisipilyo. Pinamagatan itong ang Sepilyo ni Sander. Isinulat ito ni Fe A. Solinap mula sa Divisyon ng South Cotabato at iginungit naman ni Ronel de Caligdong mula sa kaparehong Divisyon. Binigyang buhay ito sa inyo ni Rhodora Sepeda Duran at Fe Alinsorin Solinap mula sa Divisyon ng South Cotabato sa pamamagitan ng Multimedia Presentation. Handa na ba kayong maglakbay sa kaba ng mga kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Ito si Sander. Siya ay isang batang malusog at masayahin. Nag-iisa siyang anak. Araw-araw ay may dalang pasalubong ang kanyang nanay at tatay para sa kanya. Cake at tsokolate ang paborito niya. Yay! May tsokolate ako! Salamat po, inay! Salamat po, itay! Wika ni Sander sabay mano sa mga magulang. Anak, nakapagsipilyo ka na ba? Tanong ni Tatay Simon sa anak. Tapos na po! Pagsisinungaling ni Sander. Ayoko nga magsipilyo! Wika ni Sander sa sarili habang nakahiga na sa kanyang kama. Patuloy na iniiwasan ni Sander ang pagsisipilyo. Lagi rin siyang nagsisinungaling sa kanyang mga magulang. Isang gabi, nagising si Sander dahil masakit ang kanyang ngipin. Aray ko po! Hagulgol nito. Inay! Itay! Tulungan niyo po ako! Sigaw niya. Namamanhid ang kanyang dila at isa-isa nang nahuhulog ang kanyang mga ngipin. Sa madilim na kwarto ni Sander, biglang lumitaw ang kanyang sipilyo. Sander, dahil ikaw ay pabaya at sinungaling, mauubos ang iyong ngipin at hahaba pa ang iyong dila. Sabi ng sipilyo. Huwag po! Hindi na po ako uulit! Magbabago na po ako! Pagmamakaawa ni Sander. Nagising si Sander na yakap-yakap siya ni Aling Sally. Salamat po! At panaginip lang pala ang lahat! Sabi niya. Magmula noon, nagbago na si Sander. Pusa na siyang nagsisipilyo at hindi na rin nagsisinungaling. At dito nagtatapos ang ating kwento. Mga bata, dapat nating tandaan na ang pagsisipilyo ay isang paraan ng wastong pangangalaga sa ating katawan. Hanggang sa muli, paalam! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa ano ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.